yung pagkain mo. So that's more or less the same principle here. May mga cayenne powder tayong sinasama dun sa biniblender nating supplements. Okay. Next, at ito po ay napaka-importante. Kailangan alamin natin talaga yung bloodlines o yung pedigree makeup ng ating mga manok whenever we condition the birds. Ano ho ang ibig ko sabihin dito? Siyempre, pag kargado ng hatch, masyadong matapang yan, very game, no? We are assuming na yung totoong hatch talaga ang gamit natin, no? Yung mga game na manok, kayang-kaya po nila yung pagiging empty when we point them for battle. Tandaan ho ninyo yan, ha? The gamer the rooster, the more able they are to withstand having an empty gut habang pinopoint natin sila. Yung ibang nga ho dyan, yung mga blue face, on the day of the derby, no feed, no water, kaya po nila. Now, yung reverse nito is also true. The more dunghill, no? When I say dunghill, I don't mean anything derogatory about this, no? The more, lagyan lang natin, the more stylish, the more defensive yung rooster, no? As compared dun sa hatch na matapang, o white hackle, matapang. Get the other end of the spectrum, the more stylish, the more defensive the rooster is, the more na hindi nila kaya i-empty during pointing o during actual fight. Yung iba dyan nagagano, no? They go crazy, nagfi-freak out, nangungupete yung iba kasi masyado ng gutom. They cannot take being empty. Parang tao din ho, no? May ibang tao pag nalilipasan ng gutom, medyo toing, mga ganon, no? Nasisiraan, they hallucinate, they become crazy. So, whenever you condition roosters, kailangan malaman mo kung ano yung manok mo. May konting hatch ba ito? O baka masyadong, I do not mean anything derogatory about this. Lemons, mga roundheads, kelsos, hindi ko nila lahat. Again, no? Banda dito ho sila. Ang mga manok na ito, pagdating ng tsokolate, dapat ilaban mo na. No? Yung iba pa nga, pagdating ng tsokolate, medyo fi-freak out na sila. No? So, it is a matter of you, the conditioner, getting to know your roosters well before you fight them. No? Otherwise, pag in-empty out mo sila, yung talagang urate droppings na lang, yung parang vanilla ice cream na melted na kasi laki lang ng 25 or na centimos or smaller, magtataka kayo, biglang fi-freak out na yung manok. So, and I've seen so many roosters that went through that situation. Kaya yung iba, talagang in their breeding program, palaging nandun yung poste, palaging nandun yung hatch, palaging nandun yung white hackle, yung regular gray, yung mga matitibay. Kasi pag masyadong heavy on the other side, sa sparring, stylish nga, no? But once you point them, medyo magkakaproblema tayo. Yung iba naman, they recognize it already, so hindi nila masyado pinapa-empty yung manok. May konting feeds pa, no? I-remind ko lang ho sa inyo, di ba, green yung droppings, tapos palihit, tapos lalabas yung tsokolate, yung mabaho, tapos yung urate droppings, yung puti. So yung iba, you have to know your chickens. Pag alam nilang hindi kayang empty, they adjust accordingly. So bandang green pa lang, laban na. No? That's one way of addressing the problem. So bottom line is, get to know the bloodlines, the pedigree, or the genetic makeup of your chickens na kinokondisyon ninyo. At ito, added bonus. Sa tari, ganun din po. The gamer your roosters are, medyo ipasok nyo ng konti yung tari. Medyo stylish, pag nakapila naman
side yung manok ninyo, pwede nyong ilabas doon sa traditional setting na katabi ng prapto yung tare. Okay? So, the gamer the chickens are, kaya nila medyo ipasok. No? Ngayon mga kasabong, what is the reason for that? Siyempre po, pag mas game ang manok, mas matapang, mas maraming hatch yung dugo, gusto niya, yung tahid niya, gusto niyang ipapenetrate sa kalaban niya. So, pag ganun ang talo niya. No? So, the closer your knife is aligned to the spur, yung alignment ng spur, mas damaging yung sugat. Ngayon, yung medyo stylish o defensive, ang style po ng palo nila yung patulak. No? Patulak. So, pag patulak, mas maganda kung ang blade ay aligned sa prapto, swak na swak sa kalaban yan. Just to be sure, you have to get to know your chickens well, tarian mo sila, and tingnan mo kung saan mas mabilis pumatay ang manok nyo pag ipasok nyo or ilabas ninyo. Konting degrees lang ho ang diferensya niyan. Maybe 15 degrees. Just to be safe, di ilagay mo siya sa gitna. No? Okay, so konting tip lang ho yun sa pagtatari. Now, eto na naman po, may dadagdag ho tayo. Tip on calculating for the weight on Derby Day. Okay, i-classify ho muna natin. Maraming mga derby dito sa Metro Manila, ang submission of weights ay the day before. Pero sa probinsya po, the day of the derby ang submission. No? Okay, let's tackle first yung sa probinsya. For example, di ba, according dun sa previous video, last 5 feedings, dahan-dahan mo na tinatanggal yung supplements, right? Last 3 feedings, pakonti na ng pakonti yung amount na binibigay ninyo. Okay? So, with that as the background, let's say, ngayong hapon, no? Bukas ang derby. Bukas ng gabi. So, ngayong hapon, bago kayo magpakain, ititimbang muna ninyo ang manok. Let us say, ang timbang ng manok ay 1960 kilograms. Now, this is where Mr. Boy Diaz was telling me, useless po yung pagtitimbang ng manok during the conditioning period. Mas importante yung hipo. No? Yung iba kasi, sasabihin lang, gusto ko 1.8 yung manok na yan. Paano mo ipapa 1.8? Eh, walang katawan. No? Manghihina yon. Or gusto mo 2.3? Eh, ang ideal fighting weight niya ay 2.1 lamang. So, it's better kung ang basis natin ay yung hipo rather than yung timbang. Okay. Pero sa last 3 feedings, importante na ho yung pagtitimbang. First, bakit? Every time before you feed, ipitimbang ho natin yung manok. No? Sa umaga, kanina umaga, ngayong hapon, at bukas ng umaga. Last 3 feedings ho yan before the derby. Let's take itong umaga. No? Nabanggit ko kanina yung sa hapon, mamaya na yan. Ito munang sa umaga. Pagtimbang ho ng manok before feeding, 1960. No? 1960. Oh, 1960. Hindi po kumpleto yung impormasyon. You have to know kung anong klase yung ipot niya, yung last na ipot niya. Is it green with white? Is it small green with small white? Is it chocolate? Is it urate? No? Bakit kamo? Kasi i-compute natin yung empty weight ng manok sa umaga pa lang. So, 1960. For example, green pa yung ipot niya. Ibig sabihin yan, may 20 grams pa dito sa loob. So, what is the empty weight of the rooster? 1960 minus 20. So, 1940. Yun ang timbang ng manok natin. Pagdating sa hapon, titimbangin ulit natin. Pag tinimbang natin,
At 1940 na lang siya. At ang ipot niya ay tsokolate. Pag tsokolate na yung last na ipot niya, this is before afternoon feeding, ibig sabihin may 10 grams pa siya sa loob. Okay? So what is the empty weight of that same rooster that we weighed in the morning? So 1940 minus 10, 1930. So mapapansin ninyo sa araw na ito, yung manok natin, yung timbang niya, yung empty weight niya kaninang umaga is 1940, ngayong hapon nag 1930 na lang. Magandang sign po 'yan. Ang manok natin going into the day of the derby should be decreasing in weight, no? Pag bumigat ang empty weight ng manok, ibig sabihin noon may problema. Yung manok natin nagho-hold on to moisture, nagho-hold on sa feeds, ayaw niyang ilabas. Masama ang pakiramdam ng manok natin. Pag nag-maintain naman yung empty weight ng manok, pangit din ho yun. Diba? Kasi ibig sabihin nun, something is bothering him, nasistress yung manok, he is holding on to the feeds, he is holding on to the moisture. Pero, pag makikita nyo, kinocompute nyo yung empty weight, at bumabagsak yung timbang niya, that is a good sign. But, as what they say, always in moderation. Kung biglang ang drop ng weight niya, 50 grams or 100 grams, something's wrong also. No? But dapat dahan-dahan gumagaan ang manok. So, ang tanong ngayon sa manok na yon, 1930, ang empty weight, di ba? Bukas ang derby. Isasubmit yung timbang ngayong gabi, bukas ang derby. Ano ang isasubmit ninyong timbang? Okay. Let's take that 1930 na manok. Tandaan ho natin na on the average, mga 20 to 30 grams, yung iba pa 40 grams, ang gaan, ang bagsak ng weight ng manok if you follow our feeding guide. No? So bukas, ang timbang ng manok natin ay magiging 1910 na lamang. 1910 less 35 grams. 35 grams yung give and take natin, di po ba? So, 20 grams overnight, gagaan yung manok, plus 35 grams. So, 55 grams ang total ang pwede nating ibawas sa 1930. So, kung ako ang maglalaban ng manok ko, isasubmit ko 1875. Okay? 1875 ang timbang ng manok na isasubmit ko. Now, how about in the provinces? Sa mga probinsya po, bihira yung submit day before. Eh. So, mamayang gabi ang laban, ngayong umaga pa lang, same thing. Kung iko-compute ko yung empty weight by verifying yung last na ipot niya, tapos within the day, subtract ka ng kahit 10 grams, kasi gagaan naman yan as the day progresses, less pa 35 grams, yun ang isubmit mo para ma-match ka sa derby mamayang gabi. In closing, marami po tayong sasabihin dito. Yung iba nabanggit ko na ho. First, be a sport. No, ang sabong po ay national sport ng Pilipinas. Pag sport tayo, win or lose, lamanuhin niyo po ang inyong kalaban. Shake your opponent's hand. No? Pag hindi nyo ho nilamano yon, ibig sabihin parang hindi nyo kaya tanggapin yung talo ninyo. You are not able to take it like a true sabongero, like a man. No? So, kahit na ano pa man ang sabihin nila, lamanuhin mo yung kalaban mo. That is a gesture of sportsmanship. At sana, it is the dream of Rooster Media na darating yung panahon na lahat ng sultada, lahat ng sultador nagkakamayan after the fight. So, be a sport. Secondly, maraming paraan. Pagpunta ng Baguio, pwede kang dumaan ng Naguilian Road, pwede kang dumaan ng Marcos Highway, pwede kang sumakay ng helicopter, at pagdaan mo ng Baguio,
parachute ka, pwede kang pumunta ng Kalinga sa Benguet. Ang daming base, ang daming ways, ang daming paraan kung paano makapunta ng Baguio. Ganon din po sa conditioning. There is 1,001 kinds of conditioning. So hindi ho namin sinasabing ito na ang the only true conditioning method. Hindi po. Sinasabi lang ho namin, this is but one of the many effective ways that we have actually used and experienced na nakapagbigay sa amin ng magandang resulta. No? Following the natural conditioning and pointing method gave us the most number of wins at naintindihan namin kung paano talaga mag-condition at mag-point ng manok. Nagkaroon ngayon ng guidepost, nagkaroon ngayon ng method, nagkaroon ngayon ng understanding, ng knowledge. No? So, hindi ho namin sinasabi na mali yung iba o kami lang ang tama. This is but one of the many ways of conditioning naturally a rooster. At ang panghuli, just like in basketball or any other sport, billiards, table tennis, golf, alam nyo, you will never become proficient unless you practice. So sa pagtatari, sa pagkukondisyon, sa pagpo-pointing, kahit sa basketball, turuan kita paano mag-shoot, no? Yung forma ng pag-shoot from the three-point line. Overnight, you won't become an expert. No? Same way with table tennis. Kailangan yung basics nandun, yung stroke. No? Yan po ang sport natin. Kailangan yung timing, yung basics, makuha mo muna, no? Before you become a class A or even a class B player. So similarly, hindi tayo magiging magaling na conditioner o handler o feeder for that matter kung hindi tayo nagpa-practice. At we can only be proficient if we continue fighting and conditioning roosters, learning the intricacies of this conditioning method as you go along. Alam nyo, yung iba, pag hindi applicable sa sitwasyon nila, they don't apply it, they make some adjustments. Ang tawag po dyan, widow. So, tulad ng nabanggit in the previous video, kailangan may chicken sense po tayo. No? And second to the last po, yung napanood ho ninyong video is basically included po dito sa aming libro, Philippine Cocking Fundamentals. No, this was co-written by yours truly and Dr. Andrew Bunan and Dr. Ayong Lorenzo. Nandito na po, mula breeding hanggang conditioning, hanggang pagtatari, nandito na lahat. So, you can order this sa National Bookstore or sa Cock House Corporation, or you can log in at our website, thecockhouse.com. So, andito na po lahat yan. And as an added bonus in this DVD video production namin, kasabong, ito po isang episode taken from our cable program, yung Sultada, which is aired at Prime Cable Channel. Ito po yung the best of the best fights taken from the 2006 Hatawan sa Tagulan, sa Rolligon Mega Cockpit. Six Cock Derby po ito. I know you will enjoy this.